po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw na ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pang-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen.
Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Esdras at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak, kaya nga't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa kabutihan ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hari na taliktan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo natin sa araw na ito ay isang paalala, no, lalo tigit sa mga naatasan, no, na mga binigyan ng responsibilidad at tungkulin na magpahayag ng mabuting balita. Ito yung 72 na karagdagan doon sa 12 alagad na napili ni Jesus para manguna, no, mga yung bang mga messenger, no, na bago mapuntahan ni Jesus yung isang lugar ay sila na muna yung magpapahayag ng kanyang pagdating. So ang pagdating ni Jesus ay isang mabuting balita para sa lahat ng mga nagnanais o naghahangad na makarinig ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng mga bilin, very specific, yung mga bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na inutusan niya. Ibig sabihin, sa mga guidelines na ito, sa mga protocols na ito na dapat nilang sundin dahil ito ay hindi tungkol sa mga ipinadala, kundi tungkol sa kanilang mensahe. Nang dapat pakinggan, no, ng mga tao ay yung mensahe at hindi yung nagsasalita. Kaya nga sa akin po, no, kahapon, nag-celebrate po ako ng 9 years of, no, ng bilang pari. At ngayon, no, na papagnilayan ko ulit na itong aking pagiging pari ay, no, hindi ito dahil hindi sa tagal, hindi sa pagbibilang ng taon, kundi kung paano ko ba nagagampanan ng tama, ng mabuti, ng tapat sa mga nais ng Diyos o nais ng Poong Jesus Nazareno. Kaya sa ilan po sa mga bahagi ng aking pagninilay, kasi kung tutusin po,
sa aming mga pari, kung tutuusin po, no? Yung pag-uhumilia ay pupwedeng wala. Optional. Maliban na lang kung talagang kailangan na magpaliwanag, kailangan na ipaliwanag ang mabuting balita, pero pupwedeng hindi na. Kasi nakakalungkot minsan, o hindi man nakakalungkot, pero in reality, mas naaalala po ninyo yung humor, yung patawa ng nag-homilya. Pwede niyong sabihin, ang galing ni Father mag-homily. Pero pag tinatanong na, ano ang naalala mo sa salita ng Diyos? Kung walang maalala sa mga pinapahayag na salita ng Diyos, medyo may problema sa amin. Sa amin na mga nagpapahayag. Baka ang naalala, yun, si Father. Pero yung mensahe ng Poong Nazareno, kung ano yung sinasabi ng Nazareno, baka nakalimutan. Kasi nakafocus tayo sa personalidad o pagkatao ng pare. Minsan, ay, ayaw ko dyan. Ay, ayaw ko dyan. Ay, matanda na yan. Ay, ito, bata pa yan. Wala pang laman yan. Minsan may mga ganun po tayo, mga reaction. Kaya nga, isang, no, bilang pari, nagagampanan ko ba ito? Kasi napakahalaga na susundin yung instructions, yung guidelines na binibigay ng Poong Jesus Nazareno. Dahil, no, sabi nga po sa kwento sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Nehemias, inatasan ni Jesus ng Diyos si Ezra, no, isang propeta, si Ezra, dahil yung mga tao, nakakalimot na sila sa aral ng Diyos. Nakalimutan ni nila unti-unti, no, na kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Yung pagpapalaya, yung pagpapakain, lahat unti-unti nakakalimutan dahil sila po ay sinakop na ng iba't ibang mga bansa. So nawawala yung kanilang identity, nawawala yung kanilang yung pagsunod sa mga bilin ng Diyos. Kaya nga, di ba, kung narinig po ninyo, no? Nung ipinahayag ni Ezra yung salita ng Diyos, halos maiyak sila. O naiyak talaga yung mga Israelita nang marinig nila yung pahayag na ito. Kasi, ah, ganun pala. Ganun pala tayo kamahal ng Diyos. Ganun pala tayo iniligtas ng Diyos. Nakalimutan na natin. At ngayon din, no? Sa dami ng nangyayari sa atin, minsan isinasarado ang simbahan. Sa dami ng balita, fake news na naririnig natin, natatabunan ang salita ng Diyos. Napakahalaga nito sa atin. Ulitin ko po, no? Hindi importante yung humilya ng pari, kundi ang dapat nating matandaan yung mga salita ng Diyos. Kasi yun yung magbibigay sa inyo ng pag-asa. Yun yung biglang mag-ting, ah, yun pala yung mensahe ng Diyos. At yun yung kailangan makita. Kaya nga ngayon po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo o si Saint Jerome. Isang napakahalagang bahagi na ginampanan ni Saint Jerome ay yung i-translate yung Biblia, yung salita ng Diyos ayon sa lingwahe na maiintindihan ng mga tao. Kasi di ba, Hebrew yung gamit, no? So, na-i-translate sa iba't ibang mga lingwahe, lalo tigit sa Latin, na siyang pinaka, no, parang sabihin natin, language ng simbahan. At dahil doon, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga pagta-translate hanggang sa ma-translate ito sa wikang Pilipino o sa Tagalog na naiintindihan natin ngayon. At ang sabi po niya, no, ang
hindi ko makakalimutan na parang linya tungkol kay St. Jerome. Kasi hindi po sapat yung sasabihin natin na deboto tayo ng Nazareno. Hindi sapat yung katoliko tayo. Hindi rin sapat na basta lang tayo nagsisimba. Kasi ang sabi ni St. Jerome, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Kaya nga, hindi pwedeng deboto lang. Eh, sino ba yan? Kailangan tayong magbasa ng Biblia. Ngayon, reality check, marami sa atin tamad magbasa ng Biblia. Kung may Biblia man sa bahay, naalikabukan. Andun lang, nakalagay lang. Pero ngayon po, ang Biblia, nandyan na sa inyong mga social media. Meron ng app ng mga Bible na po pwede mong buksan pag ikaw ay nata traffic, pag ikaw ay mag-isa, at hindi kung ang dami nating sinesearch, no, ini-scroll, pwede mag-upload ng mga app tungkol sa salita ng Diyos. Na walang dahilan para tayo manatiling ignorante sa mga Biblia. Kaya sana po, no, may pagmamalaki natin na tayo ay Katoliko, kilala natin ang Poong Jesus Nazareno kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating pong itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maghahanda Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Jeronimo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. May liwanag.
ng Panginoon. Ako'y hinirang niyang magtulog sa lamin ng mga at ihatid sa mga magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno,
siupo ang lahat.